Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Connie Katapang ng Charismatic Restoration Church, Makati. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 8 verse 18 to 21 na pinamagatang The Sacrifice of Burnt Offering. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa panalangin. Panginoong Jesus, narito po muli kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at nagsasumamo sa iyo. Tawarin niyo po ang aming kasalanan, pagkakamali at pagkukulang sa iyo. Pakalinisin niyo po ang aming puso at isipan nang kami ay karapat dapat sa iyo. Nalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna. Samahan niyo po kami muli sa pag-aaral ng iyong mensahe na inyong ipinarating. Give us wisdom, knowledge, and understanding at nang may pamuhay namin ito. Salamat po, Ama. Ikaw po ang siyang mapurihan, madakila, at itaas ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. At basahin po natin ang Leviticus chapter 8, verse 18 to 21. At iniharap niya ang tupang lalaki na handog na susunugin at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang mga kamay nila sa ulo ng tupa. Verse 19, at kanyang pinatayaon at winisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng dambana ng paligo. Verse 20, at kinatay niya ang tupa at sinunog ni Moises ang ulo at mga putol-putol na ng taba. Verse 21, kanyang hinugasan sa tubig, lamang loob at ang mga paa at sinunog ni Moises ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga ng pinakamasarap na amoy, handog nga sa Panginoon kay Moises. Inilarawan sa Kabanata 8 ang pagtalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa pagkasaserdote. Yaong sumasamba na dumulog sa Diyos ay hindi lang sa pamamagitan ng saserdote. Makikita sa 1 Timothy 2-5. Ang pagkasaserdote ng Levita na inilarawan dito ay nagkaroon ng katuparan kay Hesus Kristo ang punong saserdote ay hinirang para sa bayan upang mamagitan sa mga tao. Matutunghayan sa Hebrews 5 verse 1. Layunin niyang tulungan ang mga tao upang lumapit sa Diyos at dalhin sila tungo sa kapatawaran at kaligtasan. Inilapit ng saserdote ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng mga kaloob at handog para sa kasalanan at pagtuturo ng kautosan ng Diyos. Tatagpuan sa Deuteronomy 33 verse 8 to 10. Sa ilalim ng bagong tipan, ang katungkulan ng saserdote ay hindi na kailangan. Hindi na ibinilang sa mga gawain ng saserdote isa sa mga kaloob ng ministeryo ng mga mananampalataya sa Efeso 4-11. Si Jesus Kristo na ngayon ang pusong saserdote magpakailanman. So, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa mensahe na ginabayan at inalalayan sa pagtalakay nito. Salamat, Panginoon, sa pagbukas at paghipong mo sa aming puso. Ilawan niyo po ang aming puso at isipan na kami ay sumunod sa kalooban mo at magandang plano mo sa aming buhay. Thank you for your faithfulness and unconditional love. Lead us always and guide us in every area of our life. We trust and believe in you. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagningilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas pagningilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga. God bless us all.